today I'll be sharing about faith. Now, I want to talk about a concept in the Bible na pilit binubura, no? Pilit binubura ng ating experiences. No, when you hear about this word, it's like wala ka ng faith para dito because of your experiences. Or pangalawa, pilit binubura ng kultura. As a matter of fact, may mga naririnig po tayo na sinasabi na hindi na siya uso. And we cannot, you know, depend on this anymore. Hello? Hello, hindi na tayo dapat sumandal dito. Dapat sumandal tayo sa nakikita natin. Dapat sumandal tayo sa lakas natin. Dapat sumandal tayo sa diskarte natin. Kasi kung hindi naman talaga tayo magtatrabaho, wala tayong mahihita. So nakakatakot po yung nangyayari ngayon na binubura po itong salita na ito. As matter of fact, even ako, Lord, ano ba? Ipipreach ko pa ba ito? Why? Because we are in the generation right now that talagang tinatanggal na ito at wala na silang pananampalataya dito. So, kung may isang bagay na wala na tayong lakas ng loob gawin, ito yon. Wala na tayong lakas, di ba, ng loob gawin. Kaya, hindi na natin nararanasan ng Panginoon. At wala na tayong kwentong milagro. Nag-iipon ka pa ba ng kwentong milagro? Sa simbahan ba na ito, nag-iipon tayo ng kwentong milagro? O hindi na tayo nakaka-witness ng mga ganitong kwento dahil binubura na natin itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito? As matter of fact, we were saved through this. We were saved not because of our works. We were saved not because of our beauty, not because of our brilliance, even because of our accomplishments. We were saved because of this. And the Bible wants us to live by this. Yet, lahat ng kasunod na ganap after salvation ay hindi na natin ginagamitan nito. That's why the Lord is, you know, grieving. Ito pa naman ang nasulat sa Biblia na susi para mapangiti mo ang Diyos. Ito pa naman yung susi para mapakilig mo at mapagalaw mo ang Panginoon. In Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. We have been saved through faith. Sabihin nyo nga, faith. Ang lakas naman itong salita na to na naligtas tayo dahil dito sa salita na ito. Kaya po, hirap na hirap ito paniwalaan ng mga ibang relihiyon. Particular, galing po tayo lahat, no, sa Katoliko, hindi lahat, some of us, no, most of us galing po sa relihiyong Katoliko na para maligtas ang tao, safe yung trabahuhin mo. Tama po ba? Yun naman ang logic eh. Kung gusto mo maligtas, trabahuhin mo. At madami pang relihiyon dyan na gusto mo maligtas, trabaho muna. Yes, but sa Biblia po, we have been saved through faith. This is something that we cannot, you know, grasp. And hindi natin mapagkatiwalaan. Totoo ba? Ayoko naman na isandal lang yung sarili ko dito. Paano naman ako? Hindi ba sa kabaitan? Hindi. Ang susi po is yung faith, resulta, magiging mabait ka. True faith, resulta ay, alam mo yon, magmamahal ka, magpapatawad ka, lahat resulta. Pero itong mga to, hindi susi sa pananampalataya. Ito ang susi. Hindi ang susi. Itong mga to ay hindi susi para maligtas. Ang susi ay pananampalataya. 2 Corinthians 5:7, and then in instruction tayo, that for we live by faith. Now, kung naligtas tayo through faith, then we need to live by faith. Not by sight. Pag sinabi mong sight, yung nakikita, yun na nga. Bakit binubura na natin ngayon?
itong salita na ito dahil sa ating nakikita. Now, this, to tell you frankly, this is the truth. And hindi ko po yan sinasabi, nakasulat po yan sa Biblia, that we will never experience God outside faith. Mga kapatid, if you want to experience God, you can never experience Him outside. Amen. Faith. If there is one thing that will move God, if there is one thing that will, alam mo yon, release the power of God from His throne, that is no other than faith. Wala nang iba, faith, ang makaka-release ng kapangyarihan ng Panginoon from His throne. Yung prayer na may faith. Hello? Yung effort na may faith, yan po. Pananampalataya po makakapag-release ng kapangyarihan ng Panginoon. And sa Bible din po, hindi lang dapat may faith ka. Hello, may kausap ba ako? Tiyan mo nga yung katabi mo? Parang wala nang nampalataya yan ha. This is something na hindi maiintindihan talaga ng mundo. But this is the key for you to experience miracles. And hindi lang po faith. Yung may faith ka is not enough. Uy, may faith po ako, it's not enough. Dapat hindi lang may faith, kasi may mga accounts, gusto ko lang po i-note ito, because may mga accounts na sinukat ni Lord yung faith at sabi niya, little faith. So hindi siya blessed. So gusto ko i-note, no, kasi okay lang kahit may little faith. Mamaya, yung faith as a mustard seed is different than little faith. Okay? So iba po yung pinag-uusapan po natin na sinasabi ng Panginoon na disappointed siya. Bakit? Because we have little faith. Like for example, binanggit niya sa Matthew 6:30-31 yung daily provision natin. Okay, nasabi niya, if that is how God clothes, if that is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. So, kung si Lord daw tinadamitan daw yung grass ng of the field, ano pa ba? Okay? Diba? Hello, wala namang buhay. How much raw na tayo na anak niya? Sa tingin mo, hindi niya tayo dadamitan? Sa tingin mo, hindi niya tayo papakainin? Sa tingin mo, hindi niya sagot yung pang-tuition fee mo? Sa tingin mo, hindi niya sagot yung pangkasal mo? Sa tingin mo, hindi niya sagot yung pangkuryente mo sa bahay? Oh, you of little faith! Oh, ito pa, sa tingin mo, hindi niya sagot yung mapapangasawa mo, sabi ng iba, kasal agad? Kasi baka nawawala na tayo ng faith. Oh, may faith, pero little. So do not worry, sabi niya, saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall I wear? And dito pa lang, talagang hindi na tayo makapasa. Ilan dito yung worried na worried ka araw-araw sa kakainin mo, sa susuotin mo, as if walang nag-e-exist na Diyos, as if wala kang tinanggap na Diyos. Ay, sabi ni Lord, nak, okay, may faith ka, pero alam mo, little, ibig sabihin, wala kang bilib sa akin. Kilala mo ako, pero wala kang bilib. Sino rito yung bilib ka sa nanay mo? Wala ka sa nanay ko. Wala ka sa tatay ko. Ay, pag sinabi ng nanay ko, gagawin niya. Pag sinabi ng tatay ko, gagawin niya. Pero may mga ibang mga anak na, ay, hindi ko sure eh. Kung gagawin, hindi ko sure. Hindi ko kilala yung nanay ko, hindi ko kilala yung tatay ko. Kasi medyo, hindi ko sure talaga, sorry. I mean, ayoko i-vouch, no? Mamaya magkamali ako. Yun, little faith. Sabi ni Lord, nalulungkot ako, wala kang bilib sa akin. Daily needs pa lang.
wala kang bilib. Mag-uumpisa kayo ng bagong buhay, nakakatakot. Sabi niyo, ha? Ba't kayo natatakot? Tinanggap niyo ako, di ba? Diyos niyo ako, ba't kayo natatakot? Nakakainsulto. You of little faith. Disciples, when confronted by a storm, andun si Jesus, tas biglang, grabe yung storm. Andun si Jesus, natutulog. Sa tingin niyo, natutulog ba talaga ang Diyos? So, syempre, sinusubukan lang sila, hindi naman natutulog ang Diyos. Nga natin kung mag-aalala to. Andyan si Lord, Christian tayo, si Lord, nasa bahay natin, nasa puso natin. May storm na, ayoko na! Simula talaga, nung naging Kristiyano ako! Sabi ko, problema! So sabi ni Lord, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. So ang dami sa atin na nagkakasala na we have little faith. Kapag nandyan na yung, andyan na si Jesus sa boat, ba't ka nag-aalala? Diyos si Jesus, oh, tulog. Relax lang. Parang roller coaster lang yan. Di ba, nakakatakot, but we will be safe. Kaya lang, nawawalan tayo ng pananampalataya. And I think yan ang problema nating lahat. Wala tayong bilib sa Panginoon. Peter, when walking on the water, nakita na niya si Jesus, nasa tubig, naglalakad sa tubig. Tapos in-invite din ni Jesus si Peter. Matthew 14:31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said. Why did you doubt? Dahil, nangyari, andyan na si Jesus, in-invite niya si Peter. Tapos yan ah, di ba, nung konti, nakalakad pa siya eh. Pero nag-doubt eh, lumubog. Dapat lakasan mo na loob mo, minsan lang to. Andyan naman si Jesus, you will be okay. Hello? Pag sinabi ni Lord, sige na, I got you, umpisa mo na yung business na yan. Sige na, I got you, sagutin mo na yung lalaki na yan, akong bahala. Punong-punong na ng confirmation. Pero ikaw, Lord, ano ba? Siya na ba? Why did you doubt, you of little faith? Disciples encountered a demon-possessed boy, Matthew 17:20. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Nila napalayas, it was Jesus, napalayas yung demonyo doon sa bata. Why? Napakababa ng pananampalataya natin. And you know what? I hope that faith will arise. You just don't know who you are. And minsan, sinasabi na rin, sige, pag-pray mo na. Lalayas ang demonyo na, hindi naman ako si Pastora. Siya na lang tawagan na natin. You, oh little faith. Pag-pray mo na, ang baba ng tingin natin sa sarili natin, sayang. Amen? Now again, little faith, and yung mustard seed, dahil small talaga ang mustard seed, may mustard seed ba na malaki? Okay, seed. Okay, are not the same thing. So, anong ibig sabihin nito? Na sinasabi ng Panginoon, dapat meron tayong faith. Okay, a faith that grows like a mustard seed. Pwedeng nag-umpisa ka sa maliit, pero dapat lumalaki. Hindi yung 10 years ka na Kristiyano, ang liit pa rin nung faith mo. You must have an increasing faith. And I want to tell you, the mother of miracles, faith. Ano ang kwentong milagro mo? O baka, wala na tayong milagrong nararanasan. Why? Because umaattend tayo ng church, pero wala tayong believe sa Panginoon. Sabi mo nga, taasan mo ang believe mo sa Diyos. Tignan po natin ang isa sa madaming kwento sa Bible. Ito, dinaig pa tayo kasi hindi to Christians. Hello? Pero ang dami rin kwento sa Bible na
na nakaready rin ako. Kaya nalilito ako kung anong unahin ko. Ang dami kong gusto i-preach. Okay? But, tawag dito, ito po ay hindi mga Christians, pero grabe, nakakabilib ang kanilang pananampalataya. So, partida pa. Nang hindi pa ito Christians. Pero ang dami sa Bible ng mga Christians, nire-rebuke talaga ng Panginoon. Wala silang pananampalataya. And so, tignan po natin, kay isa sa madaming kwento ng great faith na kinabiliban po ng Panginoon. In Matthew 9:27-31, kay Matthew 9:27-31, sabi po dito, okay, sino dito gusto ng OT and NT, New Testament Bible? Nakabili na ba kayo? Sayang. Ha? Nakabili na? Sayang. Sayang. Dadalhin ko dapat. Okay, sayang, sayang. Sino rito ang gusto ng Bible? O mga walang faith? Amen. Amen. Ang ganda. Ang ganda, may background pa. In Taglish. Ang galing. Thank you, Jesus. Matthew 9:27-31. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, "Do you believe that I'm able to do this? Do you believe?" Ano ibig sabihin yun? Do you believe? Kasi tayo walang believe. May believe kayo sa akin na magagawa ko to. Yan ang hinahanap ni Lord eh. Kaya pansinin niyo po sa Bible, yung walang believe sa kanya o yung tao na walang believe sa kanya, hindi siya makagawa ng milagro. Sa pamilyang walang believe kay Lord, paano marirelease ni Lord yung mga milagro niya? Wala kayong believe. Sa grupo na walang believe kay Lord, hindi nyo talaga mararanasan yung kapangyarihan ni Lord. Wala kayong believe eh. Yung leader, ano ang kinikwento? Kung gaano siya kabilib sa sarili niya. At hindi niya kinikwento kung gaano siya kabilib sa Panginoon. Kailangan, naririnig ni Lord kay sa mga bibig po natin, nakikita niya sa buhay natin na believe tayo sa Kanya. Ay, ang Panginoon ko, wala ka sa Panginoon ko. Ay, kaya yan ang Panginoon ko. Pumunta ka sa church, halika, may gagawin sa'yo si Lord. Hindi yung ina-advise mo pa na kung saan pumunta, sandali, wala ka na ibang pupuntahan. Dito ka gagaling. Do you believe I am able to do this? At sabi nila with confidence, "Yes, Lord!" Kaya nga sila sumisigaw. Kaya nga, alam mo yun, kaya yung desperate shout nila, talagang wala na pinarinig na nila sa lahat. Then he touched their eyes and said, "According to your faith," kung ano yung pananampalataya mo, yun yung mangyayari sa'yo. And their sight was restored. Di naman yung sinabing be healed. Sabi niya, ano man ang faith mo, yun ang mangyayari sa'yo. According to your faith to me, then yun ang mangyayari sa inyo. Hello? Ang dami ng pinapagaling ni Jesus Christ yung time na ito, sandwich na. May babae na pinagaling siya. Before sila sumigaw, sigaw. Binuhay from the dead. Blew everybody's mind. And so, yung faith nitong mga mamang to, mas nag-i-increase. Kaya nga kailangan yung faith natin increasing. Nag-i-increase. Si Lord, kaya niya to. Kaya niya to. Siya ang Messiah. Siya ang sagot sa aking problema. And they, you know, tinawag nilang, "Hoy, hindi ganun ha. Psst, hindi ganun." Tinawag nilang, "Jesus, son of David." Ibig sabihin, alam nila, okay, that the whole Israel were waiting for the Messiah. And by faith sila na siya yung Messiah. "Jesus, son of David." Sinasabi nila, "Messiah, you are the Messiah that we've been waiting for.
Have mercy on us. So hindi po ito faith na nakikigaya lang. They had a revelation of who Jesus is. That's why they were calling out. I mean, they were crying. Nakarinig na kayo ng isang babae na nagli-labor? Yung walang anesthesia yan, walang tinurok talagang labor, yung normal. Ganun yung iyak nila. Because they've been blind. Kay, sino rito ang brown out lang, hindi mo na matiis? Talaga, aawahin mo yung Meralco, hindi mo lang matext eh. Kaya kasi nga brown out eh. Tayo hindi natin matiis ang dilim. Kaya hindi natin gets yung kanilang, alam mo yon yung motivation nila, bakit ganito na lang yung kanilang desperation. But they were crying out from the depths of their soul. Lord, ang tagal na namin nagsastruggle. Ang tagal na namin bulag. Ayaw na namin palagpasin yung pagkakataon na ito. Pwede yung marriage nyo nagsastruggle. Pwede yung finances ninyo nagsastruggle. Hindi ko alam kung anong problema ninyo sa bahay ninyo, sa buhay ninyo, sa inyong, alam mo, mental health. Pero isa lang, hindi kung sinong doktor, though pwede silang gabitin ni Lord, isa lang ang doktor, si Dr. Jesus. Ang solusyon sa ating mga problema. Na alam nila that it's only Jesus who can do something in their situation. And so, yun na nga, tinanong na sila ng Panginoon. Amen and yes, Lord. And nakamta nila ang kanilang matagal ng inaasam. Amen. Nagre-respond si Lord sa faith. Alam mo, sa Bible, pwede nga hindi ko may faith. Yung nanay mo yung may faith sa'yo eh. Pwede yung kaibigan mo yung may faith eh. Paralytic ka. Hindi ka, alam mo yun, you cannot believe for yourself. But sa Bible, yung faith ng mga, ang tawag dito, ng mga kaibigan, ang nagpapagaling doon sa paralytic eh. Yung kaninang binasa natin na hindi ma-rebuke yung demonyo ng mga disciples, yung bata, hindi na siya alam mo, hindi niya na matulungan ang sarili niyang maniwala. Hinahagis-hagis na siya ng demonyo eh. Pero yung tatay niya may pananampalataya. Na kahit na ang hirap ng sitwasyon, kaya ng Panginoon. Ikaw man may pananampalataya o ibang tao, ang, alam mo, naniniwala para sa'yo basta nagre-respond ang Panginoon sa pananampalataya. Do not give up on yourself, nor your loved ones. Baka yung loved ones mo, faith mo na lang ang susi para mabago yan. Faith mo na lang ang susi sa breakthrough niyan. Faith mo na lang ang susi para ma-born again yan. Faith mo na lang ang susi para sa milagro niya. It is impossible to please God without faith. That's why my prayer is this, Lord, increase mo yung faith namin. Because hindi kami tinawag para mabuhay naturally. We must be above the line. So kung ito yung natural, kami tinanggap mo, we must be living above the line. And that is supernatural living. Yung hindi tayo nararatil sa problema, ay hindi, kaya ni Lord dyan. Kaya ni Lord dyan. Tayo mag-alala, kaya ni Lord dyan. Hindi yung, ang lumalabas pa sa bibig natin na, oh, wala na talaga, patay na talaga tayo. Alam mo yung katapusan na ng buhay natin. We must be living above the line. Hello? Who wants to move the heart of God? Faith. Faith. Kahit wala ka sa harapan, nasa likod ka, pero may faith ka, ay maniwala ka sa akin. Inaabot mo na, naku, wala na, nasa likod ako, lahat ng tao. Ay, naku, lahat, nag-sign up na, naiwan na ako, hindi ako nakapasok sa conference. Pero nakita ng Panginoon yung pananampalataya mo, maniwala ka sa akin, He can touch you. And you will be amazed. What kind of faith ang ino-honor ng Panginoon? Amen. Ano ba ang klaseng pananampalataya ang ino-honor ng Panginoon? Bakit napagaling itong blind man? At madami pa
ng mga kwento sa Biblia, unang-una, God honors, ino-honor ng Panginoon, God honors a faith that believes long before they see results. Iba kasi tayo, no, pag nanliligaw, dapat i-make sure muna natin kung crush ka. Di ba ganon? Di ba? Crush ba ako nito? Liligawan ko lang ito kung nalaman kong crush ako nito. Ibahin mo si Kuya Jello. Yung faith niya, sabi niya, mapapangasawa ko si Iris. Si Coach Iris. Di ba? Hello? Kahit hindi niya pa sure kung crush siya. God honors a faith that believes long before they see results. Kasi iba tayo eh. Para tayong, di ba? Lord, lalakad ako sa tubig. Basta dapat may salbabida ako, ha? Para if ever man na, alam mo yung nalunod, di safe ako. Hello? Hebrews 11:1. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Yung faith daw is yung confident ka doon sa pinagmamag-asahan mo. Tama ba ako yung Tagalog ko? Diba? And assurance, sure ka kahit na wala pa sa harapan mo. Hello? May paparating na McDo. Sure ka? Sure na sure ako. Sure ka? Oo, ayan na nga, operating na raw. May faith ka kasi doon sa Grab. Alam mo paparating kahit wala pa sa harapan mo. Pero kay Lord, may paparating na asawa. Wala, wala. Hello, ang baba ng faith natin. Buti po sa Grab ang taas ng faith natin. May nagsabi bang, weh, paparating na talaga yung ano, yung McDo? Sure? Sure? Hindi. Basta kapag napindot mo na yan, on the way, alam mo na, may faith ka na paparating yan. Hello, hindi ako bibiguin ng Grab. Pero ikaw ba, meron kang faith kay Lord na hindi ka niya bibiguin? Nasaan ang faith mo? Oh, you of little faith. Kapag asar na talaga si Lord, maririnig mo yan. Oh, you of little faith. Pag asar na si Lord, lakang pananampalataya. Paano ko mapapalaki yung mga anak ko? Eh, full-timer lang ako. Ha? Oh, you of little faith. Hello? Naniwala yung mga bulag kahit wala pa silang nakikita. Yung iba kasi kailangan makita muna bago maniwala. Hindi po yan ang faith na ino-honor ni God. Ino-honor ni God ang faith na hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Bakit? Faith is the confidence of what you hope for and the assurance of what you do not see. Ibig sabihin ito, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahahawakan, pero naniniwala kang makikita mo at mahahawakan mo. Bakit? Because ang faith ay hindi naman kasi formula, hindi siya force or power, pero ang faith ay yung naniniwala ka based on evidence and facts. Dahil alam natin kung sino yung nagsalita at hindi tayo ife-fail nung nagsalita. Hello? Dahil yung nangako, reliable. It is always based on the will, on the nature, and the promises of God. Hello? Kaya ka naniniwala. Kasi yung sinasandalan mo is reliable na Diyos. At hindi lang reliable, able siya. At kung ano yung pangako niya, gagawin niya. Kaya pag sinabi niyang okay, then naniniwala ka. Ito pa isa, bakit hindi na tayo lumilit ang faith na hindi na tayo nagbabasa ng Bible? So hindi tumitibay yung pagkakakilala natin sa Panginoon. At hindi lumalawak yung pagkakaalam natin sa promises ni Lord. Ang konti lang ng memory verse na alam natin patungkol sa promises. Hindi tayo nag-iipon ng verses sa Bible na, I promise to ni Lord! I promise to ni Lord! Maganda po,
tinatype nyo, piniprint nyo, stick it on. Hello, Lord, pangako mo yan. Ang dami nagpe-pray based sa feelings. Pray based on scriptures. Hello? Bakit tayo naniniwala? Kasi sinabi ni Lord. This is not about positive thinking. Na hindi kasi, it's not positive thinking. It is based on facts and evidences. It is based on the character of God. It is based on the will of God. And it is based on the promises of God. Hello? Kaya po, huwag niyo ipilit yung gusto ninyo. Hindi, Lord, sabi mo faith eh, pero gusto ko na siya na talaga eh. Anak, 4 years old ka pa lang. It's not based on my will. Diba? Faith, di Lord, faith. No. Hindi pagpilit siya ng gusto. So kung may challenges ka financially, relationally, physically, ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na kaya yan ni Lord? Do you believe and do you believe that God is able to do this? So may problema kayong mag-asawa, ito muna ang tanong natin, do we believe that God is able to do this? Hindi yung, do you believe that mayor is able to do this? Do you believe that mama is able to do this? Kanino tayo unang tumatakbo? Daming wala ng faith na nagtitiwala na lang sa sariling diskarte sa ibang tao. Amen? Ito pong building po na ito, itong Project Solomon, amen, ay testament ng gumagana ang faith. Lalo kung believe ka sa Panginoon. Dahil walang pera, amen, ang church na ito para magpatayo ng ganito, 8th floor na building. Nung natayo po ito, isa lang masasabi ko, the word impossible is just an opinion of men. Nothing is impossible with God. So kung gusto natin ng mga kwentong imposible, gusto natin ng mga kwentong milagro, then, ang question ko sa'yo, do you believe that God is able to do this? Amen. Amen. Kaya minsan sinasabi natin, I believe, pero hindi nakikita sa actions. Hello? Hello? At maririnig mo pa, ang magagawa na lang natin ngayon ay ang manalangin. Dahil wala na magawa. So last resort si Lord. Hello? Hello? Ano mga laman ng prayers mo in the last 7 days? What you pray about reflects what you believe about God. Ano mga laman ng prayer mo? Oh, hindi ka na nagpipray kasi wala kang believe. Ang tao, hindi na nagpipray. Bakit? Hindi na niniwalang sumasagot si Lord sa panalangin. Kung hindi ka nagpipray masyado, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa Diyos, nang titiwala ka na sa iyong kakayahan. Kaya talagang si Lord lungkot na lungkot. Hello? At ano ang content ng panalangin mo? Ang content ba ng panalangin mo is, Lord, bantayan mo kami, iiwas sa tukso. Okay naman yung mga panalangin na yan. Okay, yung biblical yan. Pero hanggang doon na lang ang panalangin mo, hindi ka na nananalangin ng mga imposible kasi nga, hindi ka naniniwala na kayang gawin ni Lord. So yung prayer mo, safe prayers. Hindi ka nananalangin ng mga prayers na mag-glorify ang Panginoon. The size of your requests reveals the strength of your faith. Or the size of your faith. Depende sa size ng panalangin mo. Yung size ng faith mo. Ang problema, ang liliit na ng mga panalangin. Makatawid lang sa araw-araw. Habi nga ni Lord, hindi na nga yung pinagpipray, automatic na yan. Hello?
Sinabi ko na nga, akong yan nga, water lily, dinadamitan ko, mga ibon, pinapakain ko. How much pa kaya kayo? Hindi na nga pinagpipray yan. Pero maganda na rin pinagpipray. At dapat naman ipagpray. Pero hanggang doon na lang ang mga panalangin. Hello? 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 Wala na tayong faith. Come on! Habi ni Lord, give me a bigger one. Yung mararamdaman ko namang believe ka. Come on, give me something that will push me. Come on, give me something that, you know, that na makikita niyo yung kapangyarihan ko. Hello? Hindi na tayo nagpe-pray, Lord, pakawalan mo naman yung anak ko sa addiction na to kasi ilang years na. Pakawalan mo, Lord. Ang pinipray mo, bless our food. Iniiwas mo na, di ba, na lumabas sa bibig mo yung, Lord, addiction ng anak ko. Hindi ka na naniniwala kasi. Anong prayer mo? Lord, protect me as I go to work. Hindi mo na pinagpipray yung marriage mo na pasira na, na shaky na kasi hindi ka naniniwalang kaya gumalaw ni Lord sa marriage mo. Hello? 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 Eh sige, Lord, yung ubo ko, Lord, pakitanggal naman. Pero Lord, tong cancer na to, hindi mo mapag-pray. Bakit di ka naniniwala? Siguro yung ubo, Lord, kaya mo. Pero cancer, parang hindi mo kaya, Lord. Do you believe I can do this? Minsan ka lang mabuhay. Lakihan mo na ang panalangin mo. Minsan ka na lang mabuhay sa mundong ito. You just don't know who you are. At ang nilagay ng Panginoon sa'yo simula nung tinanggap mo siya. You can experience breakthroughs, miracles, His power, if you will only believe. 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 Number two is this. Amen. Number two. I want to read this. Hindi mo alam ko anong meron. Nakasulat ba? Hindi mo alam ko anong meron sa kaloob-looban mo na nilagay ng Diyos sa'yo nung umpisang maniwala ka sa Kanya. If we will only realize what we have right now that God has put inside of you when you started to believe in Him, something great and untapped potentials of miracles, growth, signs and wonders, financial breakthrough, victory over adversaries, over trials, over problems, over enemies. Hindi ka victim, victor ka. Amen. Hello? Roar. You are a lion. You just don't know who you are. Number two, anong ino-honor na faith ni Lord? Number two, God honors faith that persists when nothing changes. Pipray ka, parang walang nangyayari. Ino-honor ni Lord, yung kahit na wala ka nakikitang pagbabago, alam mo that the Lord is working behind the scene. Nag-pray ka kahapon, tapos kinabukasan, chinek mo yung pinipipray mo, yung taong pinipipray, parang walang nangyayari, wag na lang. The next week, parang walang nangyayari, wag na lang. The next week, parang walang nangyayari sa kanya, wag na lang. Ang ino-order ni Lord, yung hindi ka tumitigil. Sa panalangin, naniniwala ka na sasagutin ng Panginoon ang panalangin mo. Yung blind men, I want to tell you, they were shouting, why? Jesus, Son of David, why? Bakit sila sigaw ng sigaw? Because hindi sila napapansin ni Jesus. Why? Ang daming crowd at lahat sumisigaw kay Jesus. At nakikita nilang papalayo na si Jesus. Hello? So ibig sabihin, lahat sumisigaw, itong sigaw nila, umangat na. Naku, hindi tayo naririnig, tama na, okay na. Huwi na tayo. Grabe oh. Hindi tayo, grabe. Di tayo napansin. Di tayo titigil, hindi tayo mapapansin. Sigaw pa ha. Jesus! Wala. Mas malakas. Jesus! And it's like, you know, sabi nga eh. Amen. Animalistic cry po yun.
na para ka talagang kinakatay, ganyan. Para kang nanganganak yung kanilang, you know, desperate shout. Paano sila napansin? Because naramdaman ni Lord that it was a shout of faith. They persisted kahit na parang walang nangyayari at parang hindi sila naririnig ng Panginoon. Lord, di kami titigil hanggang marinig mo kami. Hindi kami titigil hanggang mapansin mo kami. Hindi kami titigil hanggang hindi namin makuha ang gusto namin na will mo naman. Hello? Di kami aalis kasi yung iba pikun agad. Alam dito yung nanliligaw ka, hindi ka lang pinansin, napikun ka na, bala ka, kumawawa lang. Fine! Kaya sabi ko sa mga lalaki, ha? Diyos ko, hindi ka lang pinansin ng isang beses, ayaw mo na? Ang sarap sagutin nung dalawang beses, hindi mo pinansin, tatlong beses, apat pa, pero hindi tumitigil. Alam mo mga babae, madali lang mapasagot yan, basta huwag ka lang tumigil. Ang dali lang mapasagot ang mga lalaki. Hindi nagsasalita yung mga babae sa amin, hindi naman. Ang hinaharap ng mga babae, hindi yung looks. Ang hinaharap ng mga babae, gusto ba ako nito? So nagpapakipot sila, pero sa loob nila yan, habulin mo ka. So pag hindi ka tumigil, hindi tumigil. Ang problema sa atin, asartalo tayo. Lalo na sa mga babae, asartalo tayo. Yabang ka, bahala ka dyan. Tatanda kang dalaga. Sorry, ganito mga example ko. Gusto ko na po kayo mag-asawa. Naaawa na ako. Ayan, si Mariam, mag-isa nag-worship. Ayan. Wala siyang faith, next time may kasama ka na. Hello? Sino pa mga single di? Naghahanap ako eh. Buti malabo mata ko. Si Marian lang. Alam ko si Marian to eh. Colossians 4, to continue in prayer. Continue. And watch in the same with thanksgiving. O ganito. Continue, huwag kayo tumigil mag-pray. Tapos magpasalamat na kayo. As if yung panalangin ninyo ay sasagutin. Eh kung ganyan ka, nagpasalamat ka agad, sa tingin mo hindi bibigay ni Lord? Ang problema, nanunumba tayo kayo, sige Lord, di mo ibigay, di ako magsuserve. Diba? Minsan nakakainis tayo eh. Dapat ganito, Lord, bigay mo, thank you ah, thank you sa asawa. Yee, may manliligaw na sa akin, thank you. Thank you Lord, sasagutin na ako. Naniligaw ka, thank you Lord, thank you ka na agad. Thank you for my wife, Iris. Ganun agad. O nakuha niya, tinamo, asawa na niya. Hello? Giving thanks to God kahit wala pa. O, pansinin ninyo, yung mga ka-churchmates ninyo na answered prayer, pansinin ninyo, tanungin ninyo, paano ka nag-answered prayer? Nag-thank you kasi agad. Hindi tumigil tapos nag-thank you. Kaya minsan, eto, yung asawa ko, nagpipray kami, sige my love, ikaw mag-pray. Ako na nga yung pastor, ikaw na mag-pray. Hindi na ikaw mag-pray. So mag-pray ako. Sabi niya, sandali lang, ba't kanyang ka mag-pray? Nagmamakaawa ka kay Lord para hindi ka anak. Mag-thank you ka agad. Parang, eh grabe, ang faith niya ni. Eh. Yung natututo ko sa, ba't kanyang ka Lord? Sige na po. Ba't kanyang ka mag-pray? Parang hindi ka anak ng Diyos. Hello? Kahit wala ka nakikitang pagbabago, kahit parang walang nangyayari, continue to pray. Pangalawa, magpasalamat ka na. Persistent widow, Luke 18:2-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, okay, ulitin ko ha, that they should always pray. And, sige, sigaw natin. Come on. Nako, talagang walang faith. Come on. Pray and? Ayan po ang weakness natin. We easily give up.
He said, in a certain town, there was a judge who rather neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. Hello? However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Pag bumalik ba si Lord, makita ba siya ng faith? Wala na tayong faith. Bakit? Hindi tayo, tumitigil tayo agad manalangin. Ay, hindi naman na born again. Isang taong ko na pinagpipray yung mga magulang ko. Wala naman nangyayari. Stop na ako. Dami nag-backslide. Bakit? Dahil hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin nila. Sila naniniwala sa Panginoon. Do not stop. Hello? If an unrighteous judge would be moved by the persistence of someone, how much more our Heavenly Father na sobrang mapagbigay, mapagmahal. Ako po, magre-request sa akin si Josen. Ang bihira, of course. Lalo kung magti-thank you, tatawa ako. Bakit? Definitely. Hello? Mahal ko yung anak ko eh. Hello? May isa pang skill ngayon si Josen. Pag pinapagalitan ko, Josen? No. Sorry, mommy. Sorry. Sorry, mommy. Pambira, hindi mo matatouch yung heart mo. Ganyan si Lord sa atin. Sorry ka lang. Sorry, Lord. Sorry. Sabi ni Lord, di ka cute. Naiinis ako sa'yo. Pa-cute ka ba dyan? Hello? Hello? Alam mo, may mga matatagal sagutin sa'yo. May mga mabibilis sagutin sa'yo. Pati isa lang alam natin, ang gusto ng Panginoon, hindi ka tumigil. Nga pala, kung titigil ka, kawawa naman ang magulang mo. Kung titigil ka, kawawa naman ang kapatid mo. Kung titigil ka, kawawa naman ang anak mo. Pagagalingin yan dahil sa pananampalataya mo. Minsan kahit wala silang pananampalataya, basta meron ka, yan ang magiging basis ni Lord para gumalaw siya sa pamilya mo. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Sana masabi mo isang araw, buti na lang, hindi ako tumigil. Sino dito gusto? Amen. Ayan na, naglalakad na yung babae sa altar, umiiyak. At sinasabi mo, buti na lang. Nakapag-ipon-ipon ako ang mahal, ikazal. Ay, mali, mali. Sabi niya, iiyak siya, sabi niya, buti na lang, hindi ako tumigil. Taas sa kamay ng gusto niyan. Yung masabi mo, fruit ka ng labor ko, fruit ka ng prayers ko, mapa, ang tagal ko nang pinagpipray, makapag-life retreat kayo. Ang sarap makita na yung pinagpipray mo, nangyayari sa harapan mo. Kaya lang wala na tayong nakikitang milagro dahil tumitigil tayong maniwala at manalangin. Hello? Amin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. Number three, and the last, God honors faith kay marked by action. God honors faith that is marked by actions. Ino-honor ni Lord ang faith na nakikita mo. Alam mo, minsan, kahit hindi mo sabing naniniwala ako, ipakita mo na lang. Kasi ang dami nagsasabing, naniniwala ako, pero hindi nakikita sa galaw. Hindi nakikita sa actions. I wanna tell you, faith is actually a demonstration. May faith ka,
i-demonstrate mo. Kaya makikita kayo, pwedeng yung faith nila, dine-demonstrate nila through shouting, through jumping, o yung faith dine-demonstrate nila, si Zacchaeus, umakyat talaga sa sycamore tree. Doon niya dine-demonstrate yung faith niya. Faith is a demonstration. Kung sinabi ng Panginoon na anak, leave your country, your people, go to the land that I will show you. Ah, okay, Lord. Sige, Lord, okay. Iwan mo, pumunta ka kung saan ka dinadala ng Panginoon. Faith is a demonstration. Kahit na, Lord, sure ka ba? Aalis talaga ako, ang hirap ha. Faith is a demonstration. Pag sinabi na magkakaanak ka, demonstrate it. Talk about it, magkakaanak ako. Malapit na, malapit na, malapit na. Ay, hindi, secret lang kasi baka pag hindi natuloy, hindi mapapahiya ako. Hindi, sabihin niyo, magkakaanak ako, magkakaanak ako. Ay, ang ganda nung diaper na, bilhin na natin yan. Sometimes, ganun ako, si anak ko, bumili na. Faith is a demonstration. Alam mo, magkakaayos kayo ng asawa mo, pa-divorce, magkakaayos kayo ng asawa mo, demonstrate something. Demonstrate something. Paglutuan mo na, ngitian mo na, demonstrate something. We need to demonstrate our faith. Isa sa talagang grabe, no? Yung faith niya, okay, talagang marked by demonstration. Daming dinemonstrate. Okay, nito. Okay, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. Abraham's life was filled with faith, okay, marked by actions, na to the point na nag-command ang Panginoon, ginawa niya. Amen. Even nga si Isaac, sabi niya, patayin mo yung pambihira. Talagang lahat ng equipments para makatay ang kanyang anak, dinala, dala-dala niya. Kaya talagang nayanig si Lord, sabi niya, tama na. Grabe, pananampalataya mo sa akin. Marked by actions. Hello? Hello? Genesis 12:1, because he, di ba? Because he believed in the covenant God made with him. So tignan po natin, no? Makikita natin na si Abraham, kahit walang kasiguraduhan, kitang-kita mo yung pananampalataya niya sa Panginoon through his actions. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, curse you, and all peoples on earth will be blessed through you. Verse 4, so Abraham went as the Lord had told him and Lot went with him. Grabe. Dala-dala possessions, dala-dala ang pamilya. Woo! Grabbing step of faith. Sabihin mo nga, are you willing to obey the Lord? Mahirap po mag-back up during these days na hindi sikat si Lord. Mahirap mag-travel from one place to another. Dahil wala, yung mga ari-arian mo, wala sa GCash, pera mo, wala sa GCash, as in literal baka, literal, dala-dala mo yun. Ang hirap po. Amen. And even pwede kayo mapatay at ang buong pamilya mo, pero naniwala siya. Sabi ni Lord, He will make me into a great nation. Pumunta daw ako sa lugar na yun. Ganon din si Noah. Habi ni Lord, di ba, build me an ark. And then super, tatawanan siya ng tao. Pero dinemonstrate niya yung kanyang faith through obeying the Lord. At hindi sila finail ni Lord. Nga pala, hindi ka ifi-fail ni Lord. Hindi ka ifi-fail ni Lord. Lalo na kung alam mo, sinabi niya, instruction niya, sumunod ka, paniwalaan mo, demonstrate it, hindi kanya ifi-fail. Bakit si Abraham sobrang confident? Bakit? Kasi nakasandal siya sa absolute character ni God. Kilalang kilala niya si God, kaya naniwala siya at sinunod niya.
Hello? Hello? Kilalang kilala mo ba ang Panginoon? Pangalawa, bilib na bilib ka ba sa Kanya? In love ka ba sa Kanya? Dapat ganun ka. Kilalang kilala mo siya. Bilib na bilib ka sa Kanya. In love ka sa Kanya. Hindi pwedeng hindi mo siya sundin. Because of the character of God and the Word of God, Abraham obeyed. At yung faith niya, okay, marked by actions, ang nag-release ng blessing sa kanya at sa kanya mga angkan. Bakit ibang klase ang faith nito? Amen. Faith is a demonstration. Sabi ni Lord, walk on water. Walk on water. Walk on water. Pag sinabi ni Lord na, di ba? Pag sinabi ni Lord na paggagalingin ko, maniwala ka na. Maniwala ka na. And i-demonstrate mo yon. Demonstrate mo yung faith mo sa Panginoon. Yung blind men. Yes, hindi sila nakakakita. Pero may mga bagay silang kayang gawin, like sumigaw. Like tumalon. Hindi ako nakakita pero kaya kong tumalon. Hindi ako nakakakita pero kaya kong sumigaw. Kaya sisigaw ako, tatalon ako para iparamdam sa iyo, Lord, na naniniwala ako. Hindi ko ikikip yung faith ko. Naniniwala ako, naniniwala ako. Pero hindi ko mataas yung kamay ko. Pero hindi ako makaluhod. Kaya minsan kailangan lumuhod ka eh. Dinedemonstrate ko yung faith ko. Nakakaluhod. Ang laki ko mama, six packs. Pero lumuluhod ako, Lord. Demonstration ng faith yan eh. Hello? Laka ng pera, sabi nga ni Karen. Pero sabi niya, Lord, demonstration ng faith ko ito, magpo-provide ka. Nagta-tithes, nag-o-offering. Demonstration ng kanyang faith. Amen. Demonstrate your faith. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kapag minix mo yung faith mo, amen, at actions, God can do incredible things. Amen? Paano ko i-demonstrate ang faith ko, Lord, na naniniwala ako, ayusin mo yung marriage ko. Isipin mo, Lord, gagawin ko to para mapakita ko sa'yo na naniniwala ako. I will not just pray, but I will do something na hindi ko, kahit hindi ko maramdaman, gagawin ko to para mapakita ko sa'yo, Lord, na Lord, please save my marriage. Hirap ka financially, Lord, magbibigay pa rin ako. Demonstration ko to ng faith sa'yo. Hello? Lord, gusto kong graduate. Gusto kong graduate, Lord, pero, oh, walang-wala. Lord, magsaserve ako sa'yo. Kahit na parang alanganin, pagsasabayin ko, demonstration kayo ng faith ko sa'yo na makakagraduate ako. You are suffering from bondage. Huwag ka lang mag-pray na, Lord, sige, alisin mo itong bandage na to. I-delete mo yung app kung saan ka nagkakasala. Sige, delete mo, Lord. Ito yung demonstration of faith. I-delete ko to. Delete mo. And Lord, demonstration ng faith ko sa'yo na ayaw ko na. Sunugin mo yung mga porn materials o yung mga, sunugin mo, hindi itatago ko muna, sayang yung papel. Tapon mo. Demonstrate mo yung faith mo na kayang tanggalin niya ng Panginoon. Once na nagsama yung faith at yung works, pambihira. Ibang klase po ang resulta. Palakpakan natin si Lord. Come on! Tatlong tao, sabi mo, let faith arise. Let faith arise. O nga pala ha, tingin mabuti sa akin, paano mag-a-arise yung faith ko? Paano mag-i-increase yung faith ko? Ito po. Lastly, our faith will increase through griefs in all kinds of trials. Gusto nyo po na yung faith ninyo talagang lumaki? Para mustard seed, lumalaki? Then, kailangan na i-allow ni Lord na dumaan ka sa griefs in all kinds of trials. 1 Peter 1:6-7, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer
grief in all kinds of trials, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Tasa kami na gusto mag-increase yung faith, o idadaan ka ni Lord sa trials. Yan na, trials na. Let faith arise. Pray na tayo, panoorin na natin. Si Lord, ayan, nagagalaw na. Huwag kang mapikon. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang mag-walk out. Huwag kang magtampo kay Lord. Sorry ha, huwag mong pagsalita. Anang kung ano-ano si Lord. Let your faith increase. And how will your faith increase? Through griefs in all kinds of trials. Pangalawa, faith increases when accompanied by faith, by actions. James 2:20-24, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his actions and his faith were working together, and his faith was made complete by what he did. Gusto nyo mag-increase yung faith mo? Then ganito, Lord, sige, di-demonstrate ko. Oh, di-demonstrate ko, Lord. Naniniwala ako. Pan-tuition fee, bibigay pa rin ako. Di-demonstrate ko. Di-demonstrate ko yung faith ko. Lord, ako susuko. Maniniwala ako, mapapangasawa ko yan. Ako susuko. Hello? Your faith will increase. Okay? Kapag minarkahan mo na ng actions. And number three, faith will increase when we are engaged in series of battles. Yung faith natin mag-i-increase pag punong-puno na ng battles, ang dami ng mga demonyo, ang dami ng mga kalaban, ang dami ng mga higante. Uy, sandali Lord, tinitest mo yung faith ko. Nako, story na naman ng of revival to. Story na naman ng miracle to. Story na naman, Lord God, na mabuti ka, na magaling ka, na matindi ka. Tinan mo yung Bible, nag-iipon siya ng story ng breakthroughs, ng miracles, na yes, may kalaban silang Pharaoh, hindi sila pinapaalis out of Egypt, pero tignan mo naman, hinati ni Lord ang dagat, nagpadala ng kung ano-anong mga pests para finally i-release sila ni Pharaoh. Hello? Taas ang kami ng gusto niyan. Ayan naman, may higante sa harapan ko. Ang Bible, punong-puno na storya. Amen, at natumba mga higante. Nag-i-increase ang faith natin kapag may mga battles na. So I hope na pag may battles, keep your faith and increase your faith. Ako, napapasalamat. Bakit? Daming trials, daming battles. Bakit? Doon na e-exercise yung faith. Doon nag-i-increase ang faith. Naniniwala ko, Lord, kaya mong gumalaw anuman ang pagsubok na aking kinahaharap. Amen. And I just declare right now na mararanasan natin yan sa buhay natin. Taasan ninyo ang believe ninyo sa Panginoon. Ako, believe ako sa Panginoon ko. Higante ka lang. Problema ka lang. Demonyo ka lang. Kawalan ka lang. Meron akong Diyos na mas malaki sa'yo. Hello? Taas ako may na gusto makapangasawa ng mataas ang faith. Kayo, pagpipili kayo ng asawa, yung mataas ang faith, kahit wala ng pera, basta mataas ang faith, magkakapera yan. Hindi ba'y pera nga, walang faith? Ayan na daw, sagutin nyo na daw to. Kahit wala daw siyang pera, may faith daw siya, malupit. Amen? Tatayo po tayong lahat. Kung gusto mo na gumalawan Diyos sa buhay mo, o gusto mong gumalawan Diyos sa ibang tao, na alam mong
ginagamit niya yung pananampalataya mo sa kanya. I don't know. Kung ano yung dala-dala mo. Para sa'yo, para sa ibang tao, para sa asawa mo, para sa pamilya mo, para sa anak mo. But I want you right now to demonstrate your faith. Demonstrate your faith right now. If you want to go to the altar, do it right now. If you want to kneel down, kneel down. At the count of three, I want you to demonstrate your faith. Di ko alam kung para sa'yo yan, para sa future mo, para sa pamilya mo, para sa isang tao na gusto mong makilala ang pang, I don't know, para sa finances mo, I don't know. Pakita mo, Lord, ikaw lang ang may sagot dito. Believe ako sa'yo. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang solusyon. Wala nang iba. All authority has been given to you, Jesus. Sumasandal ako sa'yo. God, you are reliable. God, you are powerful. Holy Spirit, nothing is impossible with you. I am demonstrating my faith right now to you. I know that you can, you will, because you are able. Amen. At the count of three, come on, demonstrate. Go to the altar or kneel down before the Lord. One, two, three. Come on, do it. We're looking to you. God is more than able. God is more than able. God is more. God is more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? God is more than able. He is more than able. Oh Lord, He is able. God is more than able. God is more than able. God is more than able. He is able. He is able. To deny what the Lord can do. Shout! Who am I to deny what the Lord can do? Tell God, you are able. You can do it. I believe. I trust you. And God is more than able. God is more than able. Believe in Him. God is more than able. You're not done with me yet. You're not done with me yet. And there's so much more to this story. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me, yeah. And there's so much more in my story. You're not done with me, yeah.
makakahanap ba ang Panginoon sa lugar na ito ng pananampalataya? O baka meron, pero maliit na pananampalataya. Father, I pray for a revelation. A revelation that, yes, without faith, it is impossible to please God. I pray for a revelation. Holy Spirit, help us. A revelation that lack of faith is insulting to you. Patawad, tagal ka na naming iniinsulto. Tagal ka na naming hindi napapasaya because of our lack of faith. Father, right now, let faith increase. Let faith arise. We started with faith. Father, I pray that we will not end with flesh. Tulungan mo po kami, hindi kami matapos sa laman. Tulungan mo kaming matapos din sa pananampalataya. Nag-umpisa kami sa pananampalataya. Nawa matapos kami sa pananampalataya. Nak, mag-uumpisa tayo sa iniiyak mo ngayon. Gamitan mo ng pananampalataya. Sa trials mo ngayon, pahiran mo ng pananampalataya. Balutan mo ng pananampalataya ang pinagdadaanan mo ngayon. Sa pamilya mo, sa finances mo ngayon, balutan mo ng pananampalataya. Mag-uumpisa tayo ngayon sa mga laban mo sa buhay. Pinadala ko lahat yan, pinermit ko lahat yan for your faith to increase. Balutan mo ngayon yan ng pananampalataya. Sangkapan mo ang paglaban mo sa mga trials ng faith. Ang ministry mo, anak, sangkapan mo ng faith. Iba na lumalabas sa bibig mo. Sa utak mo, iba na madumi na kasi punong-puno ng kawalan ng pananampalataya. Kala mo hindi ko nababasa. Ang utak mo kahit hindi mo sinasabi na babasa ko. Wala ka ng faith. Ngayon, umpisahan mo yan. Sa nararanasan mo, balutan mo, sangkapan mo ng pananampalataya sa akin. Gusto ko, believe ka sa akin. Gusto ko na mataas ang believe mo sa Diyos na walang imposible sa Kanya. Imposible, gawa-gawa lang ng tao yan. Walang imposible sa akin. Huwag kang tumigil. Huwag kang mag-walk out. Huwag kang magsalita o gumalaw na parang talunan. Increase your faith. Be in love with me. Trust me fully. Know me more. Pwede ba huwag ka na bumabad sa Facebook? Nakakawala ng pananampalataya. Bumabad ka sa salita ko. Tingnan natin kung hindi ka tuluyang mabilib. Limited lang yung bokabularyo mo patungkol sa akin eh. Damihan mo. Laliman mo. Galingan mo sa salita ko. Para tuminti yung pananampalataya mo. Di ka mayayanig sa anumang pagsubok. Araw-araw, may naitatala kang kwento ng milagro dahil believe ka sa akin. I want you to declare this by faith. Come on, declare this by faith. Declare mo sa buhay mo. Declare mo sa marriage mo. Declare mo sa mga anak mo, declare mo sa business mo, declare mo sa ministry mo, declare mo sa finances mo. Yeah.
you're not done with me. Yet. You're not done with me. Yet. Woo. There's so much more to this story. You're not done with Woo. Me. Yet. You're not you're done not with done my with family. Me, you're not done with my marriage. You're not done with me yet. You're not done with me yet. And there's so much more to this story. You're not done with me. So okay, raise your voices. Yet. You're not done with me. You're not done. You're not done with me. You're not done with me. Yeah. Yeah. You're not done with me. Yeah. You're not done with me. Yeah. And there's so much more to this story. You're not Woo. Done with me. Yeah. How great. He's our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great yes, Lord, is our God. Sa harapan ng higante, sabihin mo, my God is great. And how great. Sa harapan ng pagsubok, sabihin mo, my God is great. Is our God, and oh, see how great is our God. Lift your hand and say, Sharaya la bala 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 bala. Kami sa'yo, Lord. Pasalamat ka na kay Lord. Come on, open your mouths. Pasalamat ka na kay Lord. Come on, thank the Lord. Thank the Lord. Ano man niya, wala pa sa harapan mo, magpasalamat ka na. Come on! Woo! Pasalamat ka na sa revival. Pasalamat ka na sa breakthrough. Pasalamat ka na sa provision. Oh! 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 Come on, pasalamat ka na. Come on, thank the Lord. Rabashik, open your mouths. Kung kasama mo ang sawa, magpasalamat na kayo. Kung nandito kayo, magkapatid, may pinagdadaan ang pamilya, magpasalamat na. Come on, thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you. Thank you, Jesus. Oh, wala pa man, nagpapasalamat na kami. Hindi pa man nangyayari, nagpapasalamat na kami. Oh, come on. Oh, come on, thank the Lord. Oh, sige.
gawing personal. Wala makakarinig yan. Ikaw lang at si Lord. Pasalamat na. The enemy will whisper. Bakit mo gagawin yan? Wala pa nga. Rebuke the enemy. Rebuke the enemy. Start thanking God. Oh. Woo. Sharirabarabarabahat. Thank you. Oh, come on, miracles. Miracles will happen. Start thanking God. Isa-isahin. Oh. Tumatakbo ang demonyo dahil nagpapasalamat ka na. Oh! Binubukas ng Panginoon ang langit dahil nagpapasalamat ka. Oh! Thank you, Jesus. I'm believing my faith. Gagamit ka ng tao, pero hindi kami sa tao sasandal. Simula ngayon, like Abraham, we pray for a faith like Abraham, who will just fully trust you because he fully knows you. And because of that, in our lifetime, we will experience only God moments. Only God can do moments in our lives. Salamat po. Lord, dinideklara ko mga milagro. Ikikwento ng bawat isa. Mag-iipon kami ng kwento ng mga milagro dahil sa aming believe at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po. Wala kami nang dapat katakutan. Wala kaming dapat ipangamba. Even kawalan. Dahil ikaw ang bahala. Sagot mo kami.
You will provide for our needs. Even in the midst of storm, you can calm the storm. Kasi, nandun ka, hindi mo kami iiwan, mukha ka lang tulog. Pero nandun ka. And you are in control. There's no reason to be afraid. There's no reason to fear, to be anxious, because you are in the boat. Thank you, Lord. Mahal ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng amen. I want you to get a partner. Yakapin mo, and yung nanay mo, yakapin mo, tatay mo, sabihin mo, sagot na yan ni Lord, ma. Amen.